Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong post na ito ni H2O na kung saan kung ating ang titingnan ang kanyang kupunan ngayon nakatabi nga ng kanyang IGN kapatid ay walang iba kundi ang kupunan ng Onyx. Na kung saan kapatid marami nga ang nag-akala na sa Onyx Esports talaga mapupunta ito ngang si H2O para sa susunod na season. Lalo na't ang kupunan ng Onyx PH nga kapatid ay may King Kong na nga at nagkaroon nga ng trade nung nakaraan patungkol nga dito sa TNC at Onyx PH. Si Ryzen ay maglalaro na nga di umano sa TNC Pro Team at itong si King Kong ay napunta naman dito nga sa Onyx PH. Kaya naman ngayon din ay usap-usapan nga itong si H2O na Onyx PH din ang punta. At isa lang ang sigurado dito kapatid, si H2O nga ay muli magbabalik dito nga sa MPL PH. Yun ay dahil sa gamit-gamit nga nitong cellphone na kung saan ang cellphone nga na yan ang gagamitin para dito sa MPL Season 13 dahil sponsors nga ng cellphone na yan ang paparating na season ng MPL. At kung ating ang sisilipin kung sino-sino pa nga ba ang nasa squad ng Onyx na ginawa nga na H2O, ito lang naman ay nandito nga itong sila Exhort, Light at nandito rin ito ngang si Aqua na dating mga miyembro nga ng RSGPH at scene sa ngayon ay hindi pa rin talaga malinaw kung ano nga ba ang magiging kupunan ng RSGPH para nga sa susunod na season kapatid. Ang usap-usapan kasi dito nga sa RSG ay magre-rebranding nga ito o i-adapt nga sila ng ibang organization para sa susunod na season. At mawawala na nga itong kupunan ng RSGPH. At yan nga ang rumor patungkol nga dito sa RSGPH para sa susunod na season. Kaya naman gawa na lamang muna ng pasamantalang kupunan ito nga mga miyembro ng RSGPH na sila Light, Aqua, Exhort at maging ito nga si H2O kapatid. Kaya naman may mga nagsasabi nga rin kapatid na itong si H2O nga ay napunta na raw dito sa kupunan ng Smart Omega. Ito lang naman ay matapos maispatan di umano itong sasakyan na H2O na nasa bootcamp daw ng Smart Omega. At sa ngayon nga kapatid ay palaisipan din kung ano nga bang kupunan mapupunta itong si H2 para sa susunod na season. Pero kung titingnan nga kapatid, ang malaking kupunan talaga na mapupunta ni H2O ay itong kupunan ng Smart Omega. Pero uulitin lang natin kapatid ang sinabi nga ni Coach Bon nung nakaraan na nagbigay nga ito ng rumor na kung saan may sagot nga doon na itong sa H2O ay magpupunta sa Smart Omega. Pero ayon din sa sumunod nga na vlog ni Coach Bon ay di umano wala raw tumama dito nga sa ibinigay niyang rumor patungkol sa mga players ng MPL. So kung ang sinasabi nga ng mga tao sa rumor na unang binigay ni Coach Bon ay itong si H2 mapupunta sa Omega ay hindi magkakatotoo dahil sabi rin ni Coach Bon walang tumama kapatid. Kaya naman kung sakaling hindi Smart Omega ang puntahan ni H2 para sa susunod na season, abay anong kupunan nga ba ito? Well, kung ang kupunan ng Onyx PH nga ang mapupunta ni H2, abay okay din naman ito kapatid. Pero syempre magpapalit-palit nga sila ni King Kong bilang jungler nitong ang kupunan ng Onyx PH. At sa mga oras nga na ito kapatid ay nagbabatak nga itong si H2 para syempre sa kanyang ang pagbabalik dito nga sa susunod na season. At yan talaga ang ating aabangan. Marami rin talaga ang nakamiss nga dito kay H2O kapatid. Syempre matapos nga nito magpahinga nung nakaraang season at ngayon ay sana makuha nga ni H2 ang kanyang redemption at makakuha nga ng mga magandang kampiyonato at makasalang nga sa international tournament ng Mobile Legends. Dahil sa Big 3 nga kapatid, tanging si H2 lamang ang wala pang ang nararating dito nga sa MPL kapatid maging sa international tournament. At syempre sana
ay gawin nga itong motivation ni H2 na someday ay makukuha niya rin ang nakuha nga nila Yawi at etong ang Renee J sa mga experience nila sa MPL pati na rin sa international tournament ng MLBB. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din etong ang si Irad dito nga sa Indonesia na kung saan marami na nga itong sinasabi si Irad sa kanyang mga live stream kapatid. Ayon din dito nga kay Irad ay di umano prime daw ng RRQ Hoshi para sa susunod na season. At ayon pa nga sa kanya kapatid ay di umano napakalakas daw ng kanilang lineup dito nga sa MPL Season 13. Kaya naman nang dahil nga sa sinasabi na yan ni Irad, marami na namang ang mga Indo fans na nayayabangan nga dito kay Irad at kinakailangan daw talaga patunayan nga ni Irad ang kanyang sarili dito nga sa MPL Indonesia. Lalo na't alam naman natin na ang kupunan ng RRQ ang may pinakamalaking fanbase nga dito sa MPL Indonesia. Hindi naman tatawaging kingdom ang mga fans ng RRQ nang wala lang kapatid. Sobrang daming ang fans ng RRQ. Kung dito nga sa Pinas, NXP, solid yung maraming fans noong mga panahon ng pamamayagpag nila sa MPL. Siyempre dito sa Indonesia, RRQ Hoshi naman yung may pinakamaraming fans dito nga sa MPL. Kaya naman, kung maolats at maolats nga itong si Irad kapatid, kung ano nga yung pangbabash kay Kyrie ay ganun din ang pangbabash na sasapitin nito nga ni Irad pag nagkataon. Dahil siyempre mataas ang expectation nila dito nga kay Irad. Dahil ito nga ay Pinoy, sana ay makasabay nga itong si Irad dito nga sa MPL Indonesia. Pero syempre nakikita ko nga dito kay Irad ay makakasabay talaga siya, lalo na't sobrang close na nga nila ng kanyang mga kakampi. Kumbaga sa chemistry, abay wala ka na ngang duda dito. Mapapansin mo naman yan kapag nag live stream nga itong si Irad kapatid, na madalas nga siyang nakikipagbaruan sa kanyang mga kakampi. Sa pagpapatuloy nga kapatid, inamin din ni Boots na sobrang nga siyang nahirapan dito nga sa Pinas, lalong-lalo na kapag sila nga ay naga-RG. At pinagkumpara pa nga ito ni Boots kapatid na di umano di hamak na mas seryoso daw ang mga Pinoy pagdating nga sa ranking. Kumbaga, madugo pa nga maituturing kapag nag-RG ka nga dito sa Pinas. Bukod pa nga dyan sinabi rin nito nga ni Boots kapatid na kapag nag-stay nga siya dito sa Pinas, abay marami nga siyang makukuhang mga kampiyonato. Dahil syempre sa RG pa lang, abay hirap na nga silang manalo. Kumbaga RG pa lang sa Pinas, sapat na ng inyong pagpapractice para nga dito sa MPL pati na rin sa international tournament ng Mobile Legends. Kaya walang duda talaga kapatid na ang Pinas talaga yung may pinakamalalakas na players sa buong mundo. Hindi naman siguro tayo magkakampiyon simula M2, M3, M4 at pati dito sa M5 nang wala lang kapatid. Sadyang batak na batak lang talaga ang mga Pinoy sa kanilang paglalaro, hindi lamang dito sa pro scene pati na rin dito nga sa RG. At syempre sa katunayan pa nga nito kapatid, dito nga mas pinili ng kupunan ng China na mag-ensayo kapatid. Dahil nung nakaraan nga ay nabalitaan natin na itong kupunan ng China ay nagbabatak na nga dito sa Pinas. Dahil RG pa lang dito, abay ulam na at masusubok talaga ang mga kupunan dito nga sa RG Boys ng Pinas. Mas malalakas pa nga yung mga RG Boys noong kasagsagan ng pandemic kapatid. Partida, marami nang nagpahinga ng mga RG Boys dyan dahil syempre nagbalikan na nga sa kanilang mga buhay kagaya nga ng kanilang pag-aaral pati na rin ng kanilang mga trabaho. Kung pandemic pa nga nagpunta ang mga kupunan na yan dito sa Pinas at kalabanin nga nila itong mga RG Boys, abay finish na, balagbag ang aabutin lalo ng mga ito. At syempre dinagdag pa nga ni Boots kapatid na sa Indo ay may malalakas din naman pero pili lang. Pero sa Pinas, halos lahat nga ng mga RG Boys na kanilang nakalaban, abay subok na nga ito at nahirapan talaga ang kuponan ng Onyx Esports. Lalo na't alam naman natin na yung mga nagpa 5-man nga dito sa RG na kapag nakakalaban
lumalaban nga sila ng mga pro teams, abay mas lalo nga nilang ginagalingan. Pero syempre, iba pa rin naman kapag RG at kapag tournament na ang pinag-uusapan. Di hamak na olats talaga yung mga RG boys kapag tournament na. Pero kapag RG, balagbag naman ang mga koponan na sumusubok nga sa mga RG boys natin. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat!